Mayroon lamang dalawang uri ng hayop sa mundo na maihahambing ang sarili ng ating dakilang lumikha. Ang unang hayop ay ang mga agila. At ang pangalawa naman ay mga leyon. Nung aking kinilala itong dalawang hayop na paborito niyang ihambing sa kanyang sarili, naisip ko na pag-aralan silang dalawa. Dahil kung siya ang leader ng buong Santaigtigan at nais ko namang maging leader dito sa aking bansa, kailangan kong alamin ang buhay ng dalawang hayop na ito at ang kanilang pag-uugali din. At napag-alaman ko na pareho pala silang hari ng kanilang mga nasasakupan. Ang agila ay tinatawag na King of the Birds Kingdom. At ang leon naman ay ang the King of the Animal Kingdom. Pero pag-usapan natin ang tungkol sa mga leon. Ang mga leon ay tinatawag ko rin the spirit of leadership. At ang salitang spirit dito ay tumutukoy sa kanilang ugali. Mayroong ugali ang isang leader na naiiba sa kanyang mga tagasunod. Sabi nila, ang leon ay ang the king of the jungle. Pero bukod dito, ang leon para sa akin ay isang great source of encouragement sa ating lahat. Tandaan nito. Una, hindi ang leon ang pinakamatangkad na hayop sa buong kagubatan. Pangalawa, hindi rin ang leon ang pinakamalaking hayop sa buong kagubatan. Pangatlo, hindi rin ang leon ang pinakamabigat na hayop sa buong kagubatan. Pang-apat, hindi rin ang leon ang pinakamatalinong hayop sa buong kagubatan. Pero kapag nagpakita na sila, ang lahat ay lumalayo na. Mayroon akong isang paboritong ko na may kinalaman dito. Ang isang hukbo ng mga tupa na pinamumunuan ng isang leon ay palaging dadaig o lulupig sa isang hukbo ng mga leon na siyang pinamumunuan naman ng isang tupa. At ang sagot sa dilema na ito ay dahil pwedeng baguhin ng isang pamumuno ang mga duwag na maging isang violenteng mandirigma. Pwedeng baguhin na isang klase ng pamumuno ang mga walang imik na maging isang matapang. Pwedeng baguhin na isang klase ng pamumuno ang isang kampo ng mga mahihinang kawal na sa loob lamang ng 20 minuto ay magiging isang napakalakas at makapangyarihan ng hukbo. Because leadership determines everything. Ang leon ang hari ng buong kagubatan dahil sa isang salita. Ang attitude o ang pag-uugali nila. Mayroong kakaibang pag-uugali ang mga leon kung bakit kinakatakutan sila ng ibang mga hayop. We don't want to lead by fear. Pero makukuha mo dito ang respeto nila sa iyo para maging isang leader. Kapag ginamit mo yung salitang fear at takot dito, ang pinag-usapan natin dito ay tungkol sa respeto. Irespeto ng mga elepante ang mga leon. Irespeto ng mga hayina ang mga leon. Nirerespeto ng mga giraffe ang mga leon. Ano kaya nagtulak sa mga malaking hayop na ito para bigyan ng respeto itong maliliit na klase ng pusa? Because of the attitude. The attitude is the difference. Halimbawa na lang, nakita ng mga leon ang isang elepante.
At ang unang bagay na papasok sa isip nila ay pagkain. Kaya kong kainin to. At kumikilos sila kung paano sila mag-isip. At ito ang isa pang nakakapagtaka. Mas higit na mas malaki, mas malakas, mas mabigat at matalino ang elepante. Pero tuwing nakakakita sila ng mga leon, isang salita lang pumapasok sa isip nila. Mangangain. Attitude is a product of belief. Hindi ka pwedeng magkaroon nito kung lampas ka sa paniniwala mo. So kailangan galing ito mula sa sistema ng iyong paniniwala. At naging hari ang mga leon dahil sa kung ano ang pinaniniwalaan niya sa sarili niya. Kung gusto mong magkaroon ng isang kahangahangang pagkatao o personalidad, kailangan mo i-develop ang isang klase ng pag-iisip at pananaw na siyang makakapagpabago kung paano mo nakikita ang iyong sarili at ang mundo. Sadyang pinanganak ka para may gawin na makabuluhan sa mundo. At kailangan mong paniwalaan ito. Leaders are very unique people. Mayroon silang pagkakaiba sa lahat. Iba sila kung paano mag-isip. Hindi sila nag-iisip kagaya ng mga followers nila. Lahat sila, minsan nang naging mga dating tagasunod lang. Pero ang kanilang mentality ay nagdala sa kanila para maging kakaiba sa lahat. Na siyang kadalasan kong tinatawag na attitude. Na siyang nag-iimpluwensya sa mga tao. Ang pagkakaiba ng isang leader sa isang tagasunod ay ang kanilang attitude. Bakit? Dahil ang kakaibang attitude nila ang nagbubukod sa kanila sa mga tagasunod nila. Iba sila kung paano mag-isip. Dahil itong pag-uugali nilang ito ang nagtulak sa kanila para lagpasan pa ang kanilang limitasyon. In other words, it is the thinking of the person that makes them see circumstances different. Ito ang susi para mag-isang leader. Kapag pinagsama mo ang attitude of leadership at ang ability of leadership, magiging ganap na isang leader ka. Pwede kang magkaroon ng kakayahan, pero kung wala ka namang paniniwala, pwedeng maging biktima lang ng iyong kasalukuyang paniniwala ang iyong kakayahan. Natatandaan niyo ba ang mga elepante? Malalakas ang mga elepante. Pero kung bakit takot sila sa mga leon, yan ay dahil sa kanilang paniniwala. Napaka makapangyarihan ng paniniwala. Kaya nitong gawin parang isang maamo tupa lang ang elepante. Hindi mahalaga kung gaano ka man kalaki, kung gaano ka man katalino, kung ilang degree man ang nakuha at natapos mo, ang pag-iisip mo lang ang nagpapaliit sa'yo. At hindi mahalaga kung gaano ka man kaliit, kung gaano man kahina ang utak mo, at kung magkano man ang kakulangan mo. It is your mind that makes you a leader.